Hey Cloudies! Welcome back sa ating episode 2 ng Revamp series. So, ayan nga, nakita nyo sa inyong mga screen itong i-revamp or i-alter natin ngayon, which is itong libreng pantulog na nakuha ko sa isang live setting sa Shopee. First, kailangan natin ng pins para hindi gagalaw yung ating tela or fabric kasi puputulin natin siya. So, wala akong exact na inches na ginamit dito. Tinansya ko lang siya depende sa kung gaano ko gusto kaikli. Ganon. Kailangan natin siyang ipin. And then, gugupitin natin siya gamit itong ating mapurol na naman na gunting. Ano? Next, ito, tatanggalin ko itong parang may pocket kasi siya dito sa harap. So, hindi ko naman yan kailangan. Kaya tatastasin natin siya gamit itong blade. So, kung gagayahin nyo ito, mag-ingat kayo guys kasi matalim talaga yung blade. So, ayan, ingat na ingat ako dyan. Ayan guys, so be careful sa paggamit ng blade or matatalim na bagay kasi syempre ayaw naman nating masugatan. Ayan guys, malapit na pala tayo mag 2K subs. Kung ako sa inyo, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para makapag-giveaway na ulit tayo. So, ayan guys, tuloy-tuloy lang tayo sa panonood and maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan, so sa wakas natanggal din yung ating packet. Ngayon ko lang napansin na may mancha pala siya, so gagawa na lang natin yun ng paraan mamaya. So, tatanggalin ko lang yung mga sinulid na natira. Gamit itong aking separate na blouse or parang tee, ayun yung gagamitin ko para sa ating pattern. Susukatin ko lang siya and susundan ko lang talaga mismo yung pattern niya. Pero i-alter ko pa yan mamaya kasi medyo maluwag siya or loose. Gumamit lang ako ulit ng mga pins para hindi gagalaw yung mismong fabric natin. And okay pa rin siya kahit nagupitin. Pero hindi naman siya necessary talaga na kailangan. Optional lang to para makasigurado tayo. And then ikakat lang ulit natin siya gamit yung mapurol na naman natin na gunting. Pagpasensyahan nyo na yung gunting ko. Wala akong fabric cutter or fabric scissors, pero pwede na yan. Para mapantay sila, tinupi ko siya into half para makasigurado lang ako. And huwag kayong masyadong umasa dun sa pattern nyo. Minsan kasi hindi rin pantay yung ginagamit nyong pattern. Kaya kailangan talaga makasigurado kayo. Tutupiin nyo muna siya. And then ayan, sinukat ko lang siya 13 inches. So, hinahanap ko lang yung gitna niya, kaya finold ko siya para malaman ko kung asan yung middle part. Tinapat ko lang yung 6.5 dun sa pinaka-middle part, pero bali lahat yan is 13 inches. So, 13 inches times 2 is equals to 26 para sa ating waistline. And then, ayan, i-coconut nyo lang yung nakuha nyong dot dun sa pinaka-unang pattern natin. Napapansin nyo na parang nagkakaroon na ng shape yung ating top. Yung mga sukat-sukat, nakadepende to sa katawan ko. Pero kung balak nyong gayahin, pwede nyo naman siyang sundan. Pero kung magkaiba tayo ng body shape, pwede kayong gumawa ng sarili nyong measurements. Ayan, so nakat ko na siya and tatahiin lang ulit natin siya. As always guys, kung gusto nyo ng mas matibay, double stitch. Pero dahil nga hand sewing lang tayo, wala tayong makina. Ayan, tsaga-tsaga tayo sa kamay. Pero kung may makina kayo, much better yon. Always kayong mag-leave ng seam allowance para in case na mamali kayo ng measurement, meron pa kayong extra. Ayan na yung itsura niya. So, ganito yung itsura kapag single pa lang yung stitching. Pero dodoblihin natin yan para mas matibay. Now, kukunin natin yung pinagupitan ko kanina, yung dalawang manggas niya, yung sleeves. And ayun din yung gagamitin nating sleeves, pero much better para sa akin yung short sleeve lang, ganun. Pinatong ko lang yung aking top na nagawa and then gagamitin ko lang siyang pattern para sa ating sleeve. Dahil ayun lang din naman talaga yung susundan natin dahil dyan natin siya ikakabit. And then ikakat nyo lang, katulad ng ginagawa ko sa video. Of course guys, kailangan parehas sila ng haba nung kabilang sleeve. Kasi hindi mo pwedeng mas mahaba yung isa at mas maikli yung isa. Kaya dapat parehas sila ng sukat. Nilagyan ko lang siya ng pin and tatahiin na natin siya using double stitching tayo guys. Ayan, so binaligtad ko lang siya and ganito na yung gagawin natin.
Once na natahin nyo na yung ating sleeve, kailangan nyo na siyang ipin para pagdugtungin dun sa ating nagawang top kanina and dun sa mismong sleeve na pinutol at tinahin natin. So, paikot lang yan guys and ipipin nyo lang para ma-secure and mas madaling tahiin. Ayan, double stitching din to guys ha, para mas matibay. Ito na yung kinalabasan niya, ganito yung magiging itsura niya. And as you can see, medyo okay naman siya. And hindi naman halata na hand sewing lang yung ginamit natin dyan, no? Ganun din sa kabila dapat guys. And then ipo-fold lang natin into 3, tapos lalagyan natin ng pins again. And tatahiin ulit natin siya. Kasi parang medyo nahabaan ako sa sleeve, so ganyan na lang yung ginawa ko para mas umikli siya. Ayan, double stitching din tayo dito. Sukatin ko lang ulit siya dahil na may nakita nga akong mancha. Sabi ko sa inyo kanina, gagawin ko siya ng paraan. So, ganito lang yung ginawa ko. Binaligtad ko yung blouse and nag-mark lang ako dyan ng 0.5 cm by 2.5 inches. Papansin nyo or napanood nyo sa aking previous video. Ganyan din yung ginawa ko para mas sumikip siya. Pero this time, para matanggal yung ating mancha kasi nga hindi ko siya pwedeng putulin. So, ganyan na lang yung nakita kong way para mawala siya. And pagpasensyaan nyo na yung DIY mannequin ko, medyo chaka bells siya kasi gawa lang naman yun sa mga dumang papel. Ayan, so meron akong excess fabric dito. Ayan yung gagamitin natin ngayon. So, ganyan yung itsura niya. Naging 2 inches siya. And pinagdugtong-dugtong ko na lang sila guys para humaba. And ayan yung ilalagay natin para sa waistline. So, ang gagawin nyo lang, tutupiin and then lalagyan ng pin, tapos tatahiin natin siya. Kahit single stitch lang, okay lang yon. Basta ang kailangan lang is mawala yung mga himulmul niya para matago siya sa loob. And tatahiin pa rin naman natin yun mamaya, so okay lang kahit single stitch lang yan. So, ganyan na yung itsura niya. Naikot ko na yan, guys. So, as you can see, mas maganda na siya and mas malinis na siyang tignan. So, i-coconnect lang natin siya dun sa ilalim ng ating top and ipipin lang natin siya. And tatahiin lang natin siya using double stitch and hand sewing. Medyo mahirap lang dito guys, no? Kasi may part na medyo matigas or parang makapal yung tela, kaya kailangan yung tiyagain. And much better kung gagamit kayo ng medyo malaking karayom. Ayan, so ganyan na yung itsura niya and as you can see, nailagay ko na rin yung isang botona sa ilalim. Para mas mabilis tayo, ayan, ganyan. So, ang ganda na niya. Ngayon guys, dako na tayo dito sa ating bottom part, which is ang bala ko is kumuha ako ng skirt. So, kinuha ko lang itong kalahati na pinagupitan ko dun sa una nating fabric. Ayan siya, medyo marami pa naman siya, pero I think skirt lang talaga yung magagawa ko dito eh. Ayan, so kinuha ko lang yung ginamit natin sa previous revamping and ito yung gagamitin nating pattern. So ayan, nagsinundan ko lang siya and naglagay lang din ako ng seam allowance. Ayan, so mapapansin nyo, medyo mas malaki siya dun sa ating pattern kasi medyo bet ko na huwag masyadong masikip. Ayan, gugupitin lang and as usual, tutupin natin into half para mas magpantay sila. Ayun guys, tatahiin lang natin yung gilid using double stitch. Meron tayong fabric dito which is 3 inches. So, pinagdugtong-dugtong ko na rin sila dahil ito yung gagamitin natin para sa waistline nitong ating skirt. Ayan, ganyan yung itsura niya. Parang yung ginawa lang din natin kanina sa crop top natin, ganun lang din yung gagawin natin dito. Kailangan lang natin siyang i-fold into half and then tatahiin lang natin siya. Okay na rin dito yung single stitching lang kasi tatahiin pa rin naman natin yan mamaya and matatakpan naman na yan. So, ginagawa ko lang tong part na to para mas mabawasan yung himulmol kasi yung tela na to is mabilis siya maghimulmol. So, ayan. Ito na yung kinalabasan niya guys, naikot ko na rin siya. And ngayon, is lalagyan lang natin siya ng pin, paikot dun sa ating skirt. Para mas madali na natin siyang tatahiin mamaya. Yan, so using double stitching, ganito na yung kinalabasan niya. And ngayon gagamit tayo nitong automatic lock. Ganyan yung gagamitin natin. So, maglalagay lang ako ng dalawa dyan. Wala na kasi akong botones and ito lang yung available ngayon. So, ito na lang yung gagamitin natin. Itong automatic lock. Madali lang naman ito mabili guys sa mga craft store. So, make sure lang na align sila
dun sa mag-partner ha, kasi mahirap na kung hindi sila magka-align, baka pumangit lang and hindi sila maglilock ng maayos. Lalagyan ko rin dito na sa baba ng automatic lock dahil medyo bumubuka siya ano. So buti na lang talaga hindi ko masyadong sinikipan itong ating skirt. Lalagyan ulit natin siya ng kahit isang piraso lang para maiwasan lang na bumubuka siya. Guys, before we end this video, I would like first to give a huge shout out kila Angeli Manaog, Frachel Cruz, Laika Verhines, and Nicole Ann. And then guys, channel vlog naman tayo, subscribe and support na kayo kila Nika Hemina, Giselle Vlogs, and Prince Uge Vlogs. So ayan guys, maraming salamat sa pananood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and then click the notification bell para manonotify ka if ever na mag-upload ako ng another video. So maraming salamat guys. See you on my next video. Bye!